ako po si Tito Sigibal. Nananawagan po ako sa inyo na sana po matulungan niyo po kami na mapauwi ang aking asawa at ang kanyang mga kasamahan sa Riyadh po. Kasi po, minamaltrato po sila ng kanilang amo. Pinagbabalot po sila ng marijuana at pinagagawa po ng labag sa kanilang kalooban. Araw-araw po silang tinatako. Sobra-sobra po ang paghihirap talaga. Nawa po ay matulungan niyo po kami. Ang complainant natin ngayon ay isang OFW sa Saudi na si Romali Equibal. Idinulog siya sa atin ng kanyang asawa na nandito sa Pilipinas na si Titus Equibal. Kinumpiska ang cellphone ng OFW kaya wala nang komunikasyon. Halos 3 years ng domestic helper si Romali. Natapos na ang kanyang kontrata noong December 2019. Sinasaktan siya ng amo at pinagbabalot raw ng marijuana. Sinilaban pa ng lighter ang kanyang kamay at siya'y pinagtatadyakan. May mga kasama siyang Pinay at kinukulong din dahil nagtatangkang tumakas. Makakausap natin ang asawa ni Romali na si Titus Equibal. Sir Titus Equibal. Yes po, sir. Magandang umaga po, Sir Titus. Paano niyo po napag-alaman ang kondisyon ng inyong asawa? Sir, meron po kasi silang ginagamit na tablet po ng kanilang alaga. Okay. At doon po kayo nagchat-chat ng inyong asawa, sir? Sa ngayon po, sir, yung pong kasama niya ang katsat ko, sir. Okay, sir. At nakita ko nga po, may mga pinadala kayong mga pictures. At nakita ko ang kanilang estado, totoo naman na may injury sila at mukhang sinusunog nga sila. Ang interesting sa akin dito, sir, no, is pinagbabalot daw sila ng marijuana. Tama opo, ba? Sir. Yun po yung sabi ng asawa ko po. Mm-hmm. Pagbibigay, alam ko lang po, nasa Riyadh, tulad ng ating bansa, no, ang paggamit po at ang pagkakaroon pa lang or possession and use of cannabis or marijuana is punishable by law. Actually, if I'm not mistaken, by death pa nga po doon sa Riyadh. Ang kinakakaba ko po dito, sir, is kapag hindi natin sila mapauwi agad, eh masasangkot sila doon sa kasalanan ng kanilang amo. Napanigurado ako ayaw naman nilang gawin din. So, para mabilis po natin matulungan, kailangan natin kausapin ang kanyang agency, ang JEDI Placement Agency. Sir, sa ngayon po kasi sir, wala po akong contact sa kanila kasi nasara po ito sir eh. Di ko po alam kung naka-open na po sila ngayon. Nagsarado na yung agency sir na nagpadala sa asawa ninyo. Yes po sir. Opo, kasi yung number na binigay nila sa amin para makontakt po sila, hindi ko na po matawagan sir. Yes sir, no. Actually sa dami po ng tinutulungan naming OFW, both dito and sa aking main na trabaho, no, yan po madalas ang nangyayari. Tatakbuhan ka ng agency mo pagkatapos po nila kunin ang kanilang placement fee. No, madalas po nagsasarado at magtatayo ng bagong kumpanya para makaiwas sila sa kanilang responsibilidad. Sir Titus, dito po kasi no, nakita natin na pinagagawa na ng mga illegal na bagay at sinasaktan na ang inyong asawa. Responsibilidad na po ng agency na pauwiin siya. Ngayon simula po ng December 2019, bakit po nananatili siya doon pa rin sa Riyadh? Sir, ang sabi po kasi wala daw international flight gawa daw po ng COVID-19. And then, sir, dumulog na rin po ako nung, sa UWA noong January 2020 po. Yes, sir. And then, sa DFA din po, nag-file na rin po ako ng repatriation. Kaya lang po, every time po na mapaluap po kami, ang lagi po nilang sinasabi is wala pa daw pong reply yung polo. Ngayon po, tinawagan ko po yung polo ng Riyadh mismo kasi nag-research po ako kung sino yung pwedeng matawagan doon. Si Mr. Henry Chanero po, yun po yung natawagan ko. Kaya lang po, ang sinasabi niya po sa akin lagi na, sir, hindi po natin may rescue kaagad yung asawa mo kasi may proseso ito. Yes. Naghintay po ako, sir, ng matagal. Sabi ko sa kanya, sir, sige po, willing naman po akong maghintay. Eh. Pero itong lang pong January na ito, sir, itong year na ito, nag-update po ako sa kanya. Tinanong ko po siya kung ano pong update sa kaso ng asawa ko. Ang sagot lang po niya sa akin is thank you. Thank you lang, sir. Ganun na. Opo. Meron po kaming conversation, sir, sa WhatsApp na talagang nag-update po ako sa kanya, nanghingi po ako sa kanya ng update nitong January lang kung ano na po ang lagay ng kaso ng asawa ko kasi meron na po kaming repatriation sa UWA and din sa DFA. Ang sagot niya po sa akin is thank you. Yun lang po yung sagot niya sa akin. Sir, may tatanong ko lang, no. Kailan niyo po huling nakausap ang inyong asawa? Last year po, sir. Isang taon na po kayong hindi nag-uusap ni Romali, sir. Tama ba po? Hindi po, sir. Last year, November po, pinatawag po sila. Kaya lang po, tuwing tatawag po kasi sila, sir, meron pong nagkukut sa kanila na isang, yung mayorduma po kasi nilang babae doon na Pilipina din. Yun din po yung isang nagpapahirap sa kanila. Pilipina pa po ang nagpapahirap, yes, sa ating mga kapwa OFW, sir.
Yes po. Yes po sir, si Anita Mahurada po yung apelyido. Yung po yung minsan nananakit sa kanila pag sinabi ng madam nila na mayroon silang pagkakamali, yun daw po yung nananakit sa kanila minsan bukod po doon sa amo nila. Alam niyo sir, masakit sa puso ko pag sinasaktan ng mga taga-ibang bansa ang ating mga OFW, pero mas masakit para sa amin dito sa Idol in Action, pati kay Idol Rafi Tulfo, pag nalaman namin na ganito ang sitwasyon. Sa kasamaang palad, dumadami na ang ganito, mga kababayan natin na medyo mas matagal lang nag-OFW, sila na rin ngayon ang nangaapi sa kapwa OFW nila doon. Lalo na kunyari, baguhan or first contract, lagi po namin ngayon naririnig, no? Dumadami na po ang mga abusadong Pilipino din sa kapwa nila Pilipino. Pero it does not matter kung ano man yung kanyang nationality. Sir, hindi yan. Kapag sinasaktan niya ang ating mga OFW, poprotektahan namin at babalikan natin yung mga nananakit na yan. Ang concern ko ngayon, sir, is i-follow up sa Polo at sa OWA yung status ng inyong asawa. Given na November pa po kayo huling nag-usap, ayoko naman pong bigyan kayo ng sakit ng ulo or baka hindi kayo makatulog sa gabi, pero marami na po sigurong pwedeng nangyari sa kanya. Lalo na kung nalaman ng amo nilang nag-uusap po kayo. So, ang gagawin ko po dito, dediretso po kami sa Polo OWA at tingin ko naman na lalo tong bibilisan ang aksyon pag napansin na po nila na kami na po ang kumikilos. Huling talong na lang, sir, no? Meron po kasi kaming natanggap na mga messages dito. Ito po galing po sa account niya, to? Opo, yun, sir, yung sinend, yung kay Lovely po? Yes, sir. Opo, sir, galing po yan sa akin. Pinurward ko po doon sa ano. Pinurward ko po sa inyo. Okay, sir, sige. Ngayon, makakausap natin at nasa linya si Ardel Maling, Welfare Assistant Officer ng OWA Kalamba. Ma'am Ardel, narinig niyo ba po ang kaso ng ating OFW ngayon sa Riyadh? Hindi ako sir, hindi po kasi nanonood ako ng... Okay, no problem ma'am. Facebook live ng OWA po. No problem ma'am, isasummarize ko na lang po. Meron po tayong isang OFW sa Saudi, I think sa Riyadh, no? Si Romali Equibal. Si Romali Equibal po, binubugbog ng kanyang amo. At pangalawa, ginagawa po siyang drug mule or siya ang nag-iimpake ng mga drugs na binibenta ng kanyang amo. Hindi ba po natin pwedeng i-repatriate to, ma'am? Sir, i-coordinate po natin yung kaso na yan sa ating follow-up sa Saudi. Tingnan po natin kung ano pong para mapauwi po siya at yung possible assistance po na pwede namin i-offer sa kanya para mapabilis po yung pag-uwi. Gusto ko po yung gagawin nyo, ma'am, no? Pero may onting lukot lang po dyan sa plano natin kasi may pending na po silang request sa Polo at sa kasamaang palad po, sabi ng Polo, thank you na lang. Wow, ha? Paano po kaya yung ganun? Baka pwede nating bulabugin ng onte para umandar. Kasi, ma'am... Yes, sir. Apo. Yes, okay. Sir. I-coordinate po namin ulit sa Polo. Magbibigay po agad kami ng immediate feedback regarding po sa kaso ni OFW. Yes, ma'am. Tapos, second question po, ma'am, no? Yes. Sabi rin po kasi ng Polo na wala daw international flights pa-uwi dito ng Pilipinas. But, may personal knowledge po kasi ako at nakakapagpa-uwi pa po kami ng OFW. Ano ba po talaga ang status ng international flights pabalik dito sa Pilipinas para sa ating mga OFW? Sir, yung knowledge po kasi regarding the flights that will be coordinated po with the Repatriation Assistance Division ng head office po namin. So, I will confirm po sa inyo and kay OFW Equibal or dun sa NOK po ni OFW Equibal regarding that the schedule of flight po pauwi ng Pilipinas. Okay, ma'am. Pero papaniguraduhin niyo po and ipapangako niyo sa amin na ipa-follow up na ninyo dun sa call. Po, sir. Ngayon din po, right after this call, we will coordinate po with our Repatriation Assistance Division and the Polo office po sa Saudi Arabia. Okay, very good ma'am, no. Kung mapauwi nga po natin ng ligtas at mabuti itong ating OFW, ano po ang may expect nilang tulong mula sa inyong opisina? All right po. Sir, yung mga meron po tayong repatriation assistance program and meron din po tayo sir mga reintegration program na pwede pong i-avail OFW Equibal para pagdating niya po dito sa Pilipinas. And the welfare assistance unit po will give a close follow-up dun sa kanyang case and at the same time, kami na rin po ang mag-aasikaso sir ng mga possible programs and services niya na pwede i-avail pagdating niya po dito sa Pilipinas. Maraming salamat kung totoo nga po lahat talaga yan, no? Ma'am Ardel. Pero bakit po kaya ganun ang nangyayari sa OWA, ma'am? Ano ba problema po sa department nang baka mapaayos namin na ang reklamo po lagi sa amin ng mga OFW is either hindi po sila pinapansin or kung pinansin ka naman,
eh medyo matagal yung kanilang aksyon. Sir, I cannot po doon sa mga sinayo po ano nangyayari sa overseas, pero sir, definitely yung mga kaso po na idinudulog po dito sa aming region, agad-agad naman po namin ipinapasa sa Polo, and at the same time, halos araw-araw din po kami nag-follow up sa kanila. Maybe siguro po dun sa barat ng hawak nilang kaso at dun sa limitations po ng protocol siguro ng COVID-19, kaya po sila medyo nahihirapan po dun sa pagpapauwi. Sige ma'am, regardless kung COVID-19 or whatever reason po yan due to the volume of work, tututok na lang po kami and we will cooperate para po mapabilis, no? If there's anything you need from our end, then okay po yan. Sir Titus Equibal. Yes, sir. Makikipag-contact po yung staff namin at isa-start na po natin. Sabi nga po mismo ng ating nakausap sa OWA na after this call, dediretso na po siya. So, magpapasalamat na kami ngayon kay Ma'am Ardel Maling. Ibaba na po natin ang tawag at tayo magsimula na pong umaksyon, no? Para po ma-follow up yung reklamo ni Sir Titus Equibal. Sir Titus, titignan po natin kung kaya nating mapauwi bago po mag-February ang inyong asawa. Kasi sa pagkakaalam ko po talaga, no, na meron pa po talaga mga flights pabalik dito, especially for repatriation. So, wag po kayo mag-alala. Kukontakin po kayo ng staff namin once we get off the line at matutulungan po natin yung asawa ninyo, sir. Opo, sir. Salamat po ng marami, sir. Thank you. Congratulations dahil meron na po tayong 18.4 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Raffy. 18.4 na. 18.4 million subscribers. And make sure po mga kapatid, kapag nag-subscribe po kayo, pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Raffy Tulfo in Action YouTube channel. Kasi kung nagtataka po kayo kung bakit wala pong notifications, bakit hindi ako napapadala ng mga latest videos, make sure po na nakaselect po yung all nyo dun sa bell button.